Good morning, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Shoutout po kay Sir Jonel Parco of Camarini Sur. Sir, this is your order, Glock 18 with full automatic, semi and full automatic. Okay, video testing before we proceed to packing and shipping. Okay, so this is the Glock 18, sir. G-series and may marking siya na 18C tactical. 9x19. This is the lever switch for semi and full auto. So, mapapansin nyo, sir, meron siyang 1 dot. Ayan. May 1 dot sa ibabaw, may 2 dots dito sa baba. So, once nakatutok yung switch niya, lever switch niya sa isang dot, that means semi-automatic. And then, pagka binaba mo yan, that's full automatic. Okay, this is the lever switch. Okay, balik lang natin sa semi. And this is the standard sight of the Glock 18 G series. Okay. Box type, parang box type dito sa rear, and white dot naman dito sa front side. Ayan. Then may cut slide, window cut slide. And this is the slide stop, slide release. Okay, this is the mag release. Ang magazine niya ay 24 ounce capacity, pero we recommend and we suggest na huwag siyang punuin sa 24. Kung 24 siya, dapat kalahati lang 12. Okay, so lalagyan natin ng bala. Bakit po namin na-recommend na hindi pwedeng punuin? Para yung spring niya, sir, hindi agad lumambot. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, 12. Dapat 12 lang. Kasi sa totoong barrel, sa tunay na Glock, ang bala nito ay 16 lang. Okay, 16. Okay, pero sa airsoft, this is 24 rounds maximum capacity. Pero yung 12, para ka na rin nagpaputok ng usual na Glock. Okay? So, 12 lang dapat. Para yung spring mo, hindi agad lalambot kasi hindi siya sagad. Okay? Now, ang paglalagay naman, sir, ng gas. Okay, lagi po namin ini-explain sa lalo na pag newbie. Okay, make sure na inverted position. Ayan, inverted position ng magazine. Hindi po pwedeng nasa ibabaw ang magazine, nasa ilalim ang gas. Dapat nasa ilalim ang magazine, nasa ibabaw ang gas. Okay, para magkarga. And then ito yung nozzle. Ito yung nozzle and this is the inlet valve. Okay, diyan po tayo magkakarga ng gas. Okay? Tutok mo lang yung gas, itutok mo lang yung nozzle doon sa inlet valve, then tsaka mo siya ipipress. Inverted position, vertical, then press. Oops. So, ganun po ang mangyayari pag hindi siya nakatutok ng maayos. Dapat wala pong lumalabas na gas. Okay. 1, 2, 3. Okay, ganun po. Tutok, then press, then bibilangan mo siya ng 3 segundo. Okay, 3 segundo lang dapat. 1, 2, 3. Ano pong mangyayari kapag nag-overload sa gas? Pwedeng bumigay yung piston, pwedeng bumigay yung valve. Okay? So, dapat 3 segundo lang. Okay? Ngayon, pag hindi gagamitin yung magazine, make sure na lagyan nyo siya ng gas. Okay? Kahit konting-konting gas lang. Okay? Huwag nyo namang damihan. Kasi, ang purpose lang nun, na dapat may gas lang siya sa loob, may pressure siya, para yung mga o-ring hindi lumutong. Okay? Ingatan lang din nating mabagsak yung magazine. Okay? So, yun. 3 segundo. Ang 3 segundo na yun, kaya na yun umubos ng 2 rounds na 12. Okay. This is the box strap. Okay? If you want to install box strap, depende sa inyo. Okay? Box strap, meron siyang kasamang pin para dito sa lock. Tatanggalin mo yung isa. Yan. Susundutin mo yan. Then, pag ilalagay mo ito, then, kung gusto mong lagyan ng lock, this is the replacement. Extra yung mahaba. Kaya, puputulin mo lang siya. Okay? Ayan. So, if you want to install some accessories naman, like flashlight, tactical laser, pwede siya. Okay? And also, if you want to install the optic sight, pwede rin po. Okay, what's in the box? Manual. Uh,
Ito po yung manual, iscan nyo lang. Okay? And then, yung free nyo na gas, pop dyno. And yung 0.23 grams na 4,000 shots na airsoft BBs. Okay? Pasadaan lang natin ang Glock 18C. This is Gen 4. Okay, Gen 4. Okay? Okay, ngayon itetest par natin, Sir Jonel ng Camsor. Itetest par natin itong Glock 18C mo. Itetest natin ngayon yung semi-automatic and yung full automatic. Okay? Okay, Sir Jonel Parco of Camsor, testing tayo ng yung Glock 18C. Ayan. Eh, ngayon sir, pag mag-insert kayo ng magazine, lakasan nyo lang sir ng konti. Kasi pag, baka pag mahina ang insert nyo, malaglag yung magazine, hindi siya naglalak ng maayos. Pag mahina, okay? Lakasan nyo lang ng konti. Ayan, pag ganun po. Okay? So, hugot-hugotin nyo siya. Pag hindi siya nahugot, that means na-block na siya dun. Okay? Ngayon, testing tayo, semi-automatic. So, yung lever switch nakatutok sa isang dot. Okay, semi-automatic po yan. Okay, firing. Ayan. Yan yung semi-automatic. Ngayon, pag full automatic naman, bababa mo lang yung switch. Yan. And then, rapid firing na siya. Firing. Okay. So, ubos na ang 12. Ngayon, sir, nag-lock siya. Okay, nag-lock siyang ganyan. Ngayon, kung gusto nyong lagyan ulit ng bala, hayaan mo lang siyang nag-lock. Okay. Then, balik natin sa semi-automatic. And then, lagyan natin ng ilang bala lang. Okay, maglalagay ako ng bala. Maglalagay ako ng tatlo. Okay? So, hinayaan ko lang siyang nag-open slide kasi galing siya sa pagka-open slide dahil wala na siyang bala. Okay? This is normal po, ano? Itong barrel niya, gumagalaw talaga siya. Okay? That's normal. Lahat ng unit natin nag-lock, gumagalaw talaga siya kasi naka-stuck tayo. Okay? Stuck barrel. Okay? Ngayon, naglagay ulit ng bala. Tatlong piraso. Pinasok ko. Then, pull back the slide. Then, release. Ayan. Okay? So, firing. Ayan. So, ngayon ang ginawa ko. Ngayon, pag wala siyang bala, halimbawa, wala siyang bala na, yung ginawa ko yung pull back the slide, hindi siya babalik kasi wala siyang bala. So, ang gawin nyo, ito, itong slide stop, slide release, pwede nyo yan, press down. Ayan. Para bumalik din yung slide. Okay? Gumagana lang yung pull back the slide pag meron siyang balang nilagay. Okay? Gumagana yon. Pero pag walang bala, hindi siya gagana. Okay? So, ganun lang po. Pag mi-maintain, kailangan nyo lang siyang i-maintain sa silicone oil. And then, kapag yung magazine malamig na, ipahinga nyo lang. Okay? So, Sir Jonel Parco of Camsor, okay yung unit nyo, sir. Na-testing natin yung semi-automatic. Na-testing din natin yung full automatic. Okay? Ayan. So, ngayon, sir, kung meron kayong question, mag-message lamang po sa aming page. Fifth generation hobby shop. Okay? Ready na yung unit nyo, sir. Thank you, sir, and have a nice day.